Star Squad Vlog. So for today's video po, ang pag-uusapan natin ay makikita nyo naman sa screen ay about nitong Airstrip. So sa mga hindi pa familiar sa airline to, ang Airstrip ay the only airlines that provide direct flights to El Nido, Palawan. So ayan guys. So Airstrip Airlines offers domestic flights in the Philippines that will take you to some of the country's most well-loved destinations. Being the only airline that provides direct flights sa El Nido, Palawan, and meron din silang flight Manila to Boracay and vice versa po. So, ayan, iche-check natin kung magkano kaya ang airfare. Alamin natin ngayong pandemic po. So, some of their flights to, lalo na yung mga from Bohol to El Nido, non-operational muna sila ngayon dahil pandemic po. So, iche-check lang natin yung siguro Manila to El Nido. Pero iche-check ko din yung Cebu to El Nido po. Maka available na or operational na sila. So, ayan guys. Iche-check na natin. Ay, by the way, itong Airstrip kasi partner ito ng El Nido Resorts. If you are familiar with El Nido Resorts, yan yung resorts El Nido na medyo expensive siya. So, ang El Nido Resorts ay may Far Island. So, yan yung Apolit Island, Minilok Island, Lagan Island, at saka Panglasian Island. So, ang pinakamababa ato dyan, per night is parang nasa 30,000 plus. Ganun siya kamahal. Per night yan ha. O, diba? Bongga. So, i-check na natin ha. Dito lang tayo sa Book Flights. Nabanggit ko lang naman yun. So, ayan. Manila to El Nido. Meron din nata silang flights El Nido to Coron or parang ganun. Pero hindi ko sure kung operational na siya. Kasi nung nag-pandemic, madaming nabago. So, let's say pipilian ko ay July 10. Return flight is, ilagay natin 14. 5 days tayo sa El Nido. So, ayan guys, i-click lang natin. So, halimbawa ako lang mag-isa. So, ayan. Click mo yung show flights para malaman natin yung availability. Yan, naglo-loading na siya. So, ito na guys, lumabas na. So, ayan, ganyan. Ito yung makikita niyo po. Manila to El Nido. So, mayroon siyang available na flights. Madami pang available. So, they have flights 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flights available sa July 10. So, may mimili tayo. So, ang tips ko lang guys sa mga ganyang mahili magbabakasyon. So, para sa akin, tip ko lang naman. Piliin nyo yung maaga na flight. Para ano, maganda yung nasa umaga pa lang, nasa ano ka na, destination mo. Kasi, para makaano ka, makakapag-relax ka na. Kasi mahirap naman kung ganito, halimbawa kung pipiliin mong flight is afternoon na. So, ang arrival is 16:40 or 4:40 p.m. P.m. na yan. So, wala, hindi ka na, parang yung first day mo or unang araw mo or one day mo, wala na. So, dito tayo sa, oh my God. Meron silang available na mababa. Totoo ba itong nakikita ko? Wow. So, ayun guys, sa July 9, 6,088 yung cheapest na available. Sa July 10, merong 2,552.99. So, ayan. Meron talaga silang promo din, guys. So, ayan lang. Kung gusto mong maka-less or maka-save, mag-aabang ka talaga ng mababa. So, di ba ang laki ng difference from 6,088 tapos 2,500. Gawin mo ng 2,600. So, malaki pa din ang difference. So, dito tayo. Sa 5:55 a.m. to departure. Ang arrival is 7:15. So, tama lang yon mga alas 8 or mga 8:30 na sa ano ka na, hotel mo na. So, ayan. Naka-promo nga. One seat na lang din ang left. So, ayan.
click lang natin yung ganyan. Ganyan lang siya, guys. Tapos, yung sa return flight naman, check natin. So, El Nido to Manila. So, ito din yun. So, may mababa din na rate. 4 plus, 4,000 something. So, ganyan lang. So, ang tip ko rin, kapag pabalik ka na din naman or pauwi na, pipiliin mo yung hapon na flight para hindi ka magkakanda o gaga sa umaga. Okay lang naman kahit, di ba, mag-check out tayo mga 10 or 12 noon. May iba kasi 10 a.m. ang check out. Iba naman 12 noon. So, at least may time ka pa. Hindi yung, kung ang 6, kung ang flight may 6 a.m. So, mga 4 a.m. gising ka na. O, di ba? Sayang din yung last day mo. So, dito tayo sa 5:35. Itong 17:35. So, ayan. So, yan yung mga flights nila. Madaming available, guys. So, madaming pagpipilian. So, since flight lang din naman ang pag-uusapan natin. So, ayan lang muna ang ipapakita ko. Kasi meron na akong video kung paano mag-book. So, i-check natin yung ibang flights. Destination pala. So, ayan. I-check ko ha. So, okay na tayo dito. So, ang magiging round trip lang is in the next natin. Bakit hindi ako nag-select? So, yung 2-5, hindi ko ba na-select? Ayun, pabalik. So, ang round trip ticket is nasa 9,000 to. Ah, tama nga. So, ang round trip ticket, Manila to El Nido. Guys, chineck ko din yung Cebu to El Nido na flight nila is hindi pa siya araw-araw available. So, may mga selected dates lang na available yung flight. So, ayan. Isang flight lang din po ang available sa isang araw. So, ayan. No choice. Hapon yung flight niya going to El Nido. Ang arrival is 16:55 or 4:55 p.m. So, ang rate niya is 10,362. And then, yung return flight is 12:50. Tapos, arrival sa Cebu is 14:30 or 2:30. So, ang rate niya is 6,312. So, expensive siya, di ba? Kasi, kung ipa-plus mo, 10 plus 6,000. So, nasa 16,000 something. So, ayan, almost 17,000. So, iti-check ko din yung iba. Then naman, yung Katiklan to El Nido. So, same with Cebu, isang flight lang po ang available. At saka, hindi siya araw-araw. So, ayan. So, mahal din. Nasa 10,000 ang round trip. So, ganun din yung pabalik from El Nido to Katiklan is hindi rin siya araw-araw available. So, July 15, no? Almost 6,000 ang one way. So, nasa 12,000 po ang round trip. So, next destination is try natin yung Bohol to El Nido naman. So, guys, walang available flights going to El Nido from Bohol. Ganun din vice versa. And pati yung ibang flights na meron sila before, hindi pa rin available. Kagaya din sa yung Manila to Boracay, hindi rin. Pero parang limited lang pa lang din yung flights nila sa ngayon. Kasi nga dahil pandemic. So, hindi ko na matcha-check muna. So, mag-update na lang ako soon kapag available na or operational na yung ibang flights nila. So, for now, yan na lang muna. So, more on Manila to El Nido, Cebu to El Nido, Katiklan to El Nido muna ang meron sila. So, balikan na din naman yon. So, yung sa mga busy airports lang muna sila na meron. Kasi, ang Katiklan, Cebu, yan talaga yung mga busy aside sa Manila Airport po. Kasi yan yung parang hub ng mga ibang traveler na manggagaling sa Visayas. Yung iba naman po, mga foreigners na manggagaling sa iba't ibang lupalop ng mundo. Kasi yung iba, ang point of entry nila dito sa Pinas is sa Cebu. Kasi may mga international flights. So, from Cebu, yung iba magbubohol. And then, from Bohol, going to El Nido. Or from El Nido,
magkakatikla naman sila sa Boracay din saka sila magta-transfer sa iba't ibang lugar. Ganun ang ginagawa ng mga foreigners. Kaya yung mga Bohol, Cebu, Katiklan, yan yung mga merong flight na AirSWIFT. Dahil yan yung mga lugar na merong madaming mga foreigners na mga bumibisita. Kaya meron silang flights. Of course, meron din sana sa Clark before, mas mababa yung rate nila. Ngayon kasi non-operational pa, hindi pa bumabalik. So, maybe soon, babalik na din yan kapag okay na lahat. And sana nga po magiging okay na back to normal na tayo para nakakapag-travel na ulit na wala masyadong requirements or mga kailangan. For our next video, we will be discussing the requirements of the LGU El Nido and magbibigay kami ng sample itineraries kung ano-ano yung mga gagawin nyo or pwedeng gawin nyo sa El Nido, saan kayo magstay and kung ano-anong mga tours ang available. Ganun po. And ngayon kasi guys, dapat kapag nagbubook tayo ng hotel, dapat alamin natin kung accredited ba sila sa DOT kasi yan yung isa sa mga kailangan nating alalahanin or kasi yan yung isang requirements po na dapat accredited sa DOT yung hotel kasi kapag hindi, hindi ka makakapag-onboard sa plane. So, sayang lang yung pagbubook mo. So, dapat before kayo mag-book, i-check nyo kung accredited sila sa DOT po. And guys, kung may katanungan pa kayo, just comment down below. Magsasagot naman ako sa mga nagtatanong or magre-reply naman ako. Kung ayaw nyo naman mag-comment, pwede kayong mag-message sa FB page namin. I will put the link on the description box para alam nyo kung saan kayo po pwedeng mag-message. So, our squad vlog lang din naman ang FB page namin. And thank you for watching guys. Thank you for all the support. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, comment, share, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod or upcoming videos na i-upload namin. Thank you. Stay safe and healthy guys. Bye-bye.